Yo, what's up mga kadoit? And welcome back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? At ito na po yung imi-mintap natin sa Imus. Itong unit na to na pin-repair natin kahapon o na-retouch natin kahapon at nakatapos na tayo. So, mag-i-install muna tayo ng stove frame para tuloy-tuloy na po yung ating pagpapak yan. So, dito sa unit na to, isang screw lang i-install natin dahil yung kanyang hinge ay pumasok dun sa ating stove frame, kaya nilagyan natin siya ng slot. Bali, yung slot na yun ang magiging stopper na rin dun sa ating stove frame, kaya isang screw na lang yung ating i-install dyan. Pampatibay na rin siya. So, ang ginagawa ko, pag naman na yung stove frame natin ay nasa taas ng hinge, ang ginagawa natin ay dalawang screw naman yung nilalagay natin para hindi siya iikot. Okay, at na-install na po natin yung ating stove frame. So, once na nagkaroon siya ng peel-off niya, nire-retouch natin siya ng paint marker para hindi siya kalawangin. At ngayon naman mga kaduit ay mag-install tayo ng gate valve o yung ating gripo. So, after na ng assembly natin yung nilalagay, kasi magiging sagabal pa siya pag nagpintura tayo eh. Kaya pag naka-install na yan, dahil mamasking-masking pa tayo, and then sisipat-sipatin pa natin pag nagpintura tayo. Kaya ang ginagawa natin, hindi na muna natin yan i-install. Yeah, mahirap pang maglinis pag natamaan siya ng pintura. Mas maganda yung bare na brush siya para mas makakita natin yung ano niya, para buhay yung kulay niya dyan sa kulay black. Bali, tatlong layer po yung ginagawa nating paglalagay ng teflon sa kanyang thread para po ma-sure natin na hindi siya magli-leak. So, sa unang lagay po natin, pinipit natin yan, and then tinatanggal ulit natin. Tapos pangalawa ganun din. And then pangatlo, yun na yung pinaka-final natin para sure na hindi siya magli-leak. So, ayan po, nilagyan na natin ng teflon at i-install natin siya. Kailangan po ay makapal yung teflon para hindi siya mag-leak. At para pit na pit na rin po siya. So, ginagamitan ko po siya ng plies o kaya vice grip sa pag-install para mas mahigpit. At inalis po muna natin yung handle niya dun sa open-close para mas mahigpitan po natin ng ayos at hindi siya sumabit dun sa patakan ng langis natin. Yan, after po natin mailagay sa awa lang po natin, ibabalik yung handle niya. Yan, higpitan lang po natin ng ayos para hindi siya matanggal. And then, nilalagay ko rin po yung pinaka nut niya para magkaroon po ng parang pinaka guide yung patak ng langis. Pag po kasi wala, minsan pag tinagilid mo siya, gumagapang yung patak ng langis. Medyo mataas po kasi siya, kaya pag patak ng langis, hanggang dun lang siya sa nut. Okay, nakatapos na po tayo at tayo naman ngayon ay magli-leak test para double checkin po natin, ma-sure po natin na wala po siyang leak. Yan, pati po sa loob ng chamber, double checking po tayo. Pero bago naman po yan ikabit, nililigtis na rin po ng ating mga welder yan. Nililigtis ko din po pag ako ang gumagawa. So, pag na-sure natin na wala nang pumapatak, walang umutulo, ay ating pong ipapak na yan. Okay? Cleaning lang muna ulit.
at ipapak na natin. Siyempre, bago natin yan ipak, ay punasan muna natin ang pampakintab. Nadamay pa tuloy yung aking ginagamit na pampakintab sa inbox, yung ating armor mat, armor wax na inorder natin sa TikTok. Ayan, pinupunasan po natin yan dyan para kumintab at tumingkad yung kulay na black. Matagal po kasi siyang mawala, kahit po matagal nang ginagamit ay hindi agad siya basta-basta nawawala, unlike na mga ibang pampakintab na once na nahangina, nainitan ay nawawala na agad. So yan, medyo matagal siya mawala. Pinapunasan natin yung lahat ng portion na mayroong pintura para makintab, makinis at matingkad ang kulay para presentable naman bago pagdating sa customer natin. Ayan. So kahit aapuyan niya, mainitan, siyempre kailangan pagbago, malinis na malinis, makinis na makinis. Okay. So ngayon naman, ayan, maglalagay naman tayo ng bubble wrap sa kanyang ibabaw hanggang sa may tangke para hindi po siya magasgasan. Siyempre, maproteksyon na natin yung pintura niya para presentable naman pagdating din sa... At ito na mga kaduit, nakatapos na tayo sa pagpapackaging natin. Hindi na po natin lalagyan ng bubble wrap yan dahil once na nakikipag-meet up ang customer natin ay binubuksan po yan. Ayan, para mas madaling buksan. Okay, maraming maraming salamat po. See you tomorrow para sa meet up natin dyan. God bless po sa inyong lahat. Shout out po sa inyong lahat.